6 na mga taga-Bataan na nagpositibo sa Dirt Lamarian? Bale, yung unang 6 po na nagkaroon ng Delta variant dito sa lalawigan ng Bataan ay naka-recover na po. Yung technical classification na lang ng DOH kung talagang ika-classify na sila sa as recovered. Pero as of yesterday, naka-recover na. At yung integration na lang sa community, yung iniintay. Opo. So, yung 6 na ito, ito po yung 5 sa Mariveles at isa sa Limay. Okay po. Meron din po tayong pang-7. Ito po yung pamilya ng OFW sa Balangak. Tapos, gusto ko na rin malaman po ninyo, meron ng latest report sa araw na ito from the Philippine Genome Center na meron tayong additional na 7 galing sa Delta variant. So, ang total natin as of today, officially, ay 14. Kaya talagang hinihiling po natin sa ating mga kababayan ang pag-iingat dahil ang laban dito sa COVID, lalo na sa Delta variant, talagang malaking porsyento nasa kamay po natin kung magpa-practice po tayo ng health protocol. Kaya dapat po, huwag na nating hayaan mangyari sa atin yung nangyari sa India, yung nangyayari sa Indonesia. Agapan po natin ito at nasa kamay po natin ang kaligtasan natin. Kaya ito po'y hinihiling natin sa ating mga kababayan. Ang ating pamahalaan ay ginagawa rin ang lahat ng ating magagawa from the barangay level, municipal level, provincial, regional, at national level. Ilang meeting na po yung ating ginawa with the local and national officials at nagtutulong-tulong para hindi na po lumala ang sitwasyon dito sa ating lalawigan. Pero kailangan po natin ang kooperasyon ng ating mga kababayan. Kaya dito po hinihiling natin na i-practice po natin yung minimum health protocols sa loob at sa labas ng bahay. Kasi nakikita po natin sa data yung mga nagkahawa-hawa galing po sa mga upper. So yung nagtatrabaho sa labas, lumalabas po yan ng bahay, Metro Manila, sa mga factory, sa mga tindahan, sa mga opisina, uuwi sila, hindi alam na meron na palang kasamang COVID. At dito po, maaaring mahawa at nakikita nga po natin, nahahawa yung mga pamilya. So, kailangan po extra ingat at mag-face mask po tayo and practice health protocols sa loob at sa labas ng bahay. Pangalawa, bukod po dun sa mga upper na kailangan po talagang lumabas ng bahay upang magtrabaho at itaguyod yung kanilang pamilya, may mga kababayan pa rin po tayo na nahawa sa COVID sa mga bagay na hindi naman dapat. Nag-inuman, nag-party, nag-celebrate ng birthday, sobrang daming tao ang pumunta sa isang burol, yun po, naghawa-hawa. So itong mga bagay na to, kaya rin po natin iwasan. Kailangan lang po disiplinahin natin yung ating sarili. Kaya ito po ay pinapakiusap ko sa ating mga kababayan na sana po ay disiplinahin natin yung ating sarili. Kasi kung hindi po natin gagawin to, yung kaligtasan natin at kaligtasan ng ating pamilya ang nakasalalay nito. Kaya sana po sumunod po tayo dito sa mga paliktuntunin ito.